What's up guys? Good morning, good evening, and good afternoon sa lahat. At ako'y nagbabalik na naman. My name is Jason and welcome to another balita when it comes to Rules of Survival. Now, naisipan ko gawin tong video na to guys dahil nga nakita ko yung mga, you know, some of the comments sa nakaraan kong video and na-realize ko na talagang ang daming nagalit, no? Ang daming nagalit, ang daming nadismaya, ang daming na-disappoint sa akin dahil daw sobrang negatibo ko sa issue about Rose Revival. At medyo nagulat ako na medyo hindi din, no? Kasi alam ko naman na ang dami talagang minor, no? Mga kabataan, mga bata sa Rose community. And expected ko din naman na ganun yung magiging reaction nyo sa aking comment about Rose Revival. Dahil nga, ako kasi pagdating sa ganitong klaseng issue, hindi ako basta-basta nagpapadala sa hype, guys. Ako ay nagre-research. Iba ako sa ibang content creator na kung may nakikita sila, hinahype nila. Ako kasi, nire-research ko muna, tinitingnan ko muna kung talagang scam bar hindi or totoo, legit bar hindi, ganito, ganyan. Alam nyo. At again, hindi ko naman sinasabing scam yung project na yan dahil nakita ko naman na wala naman silang donation na hinihingi and may passion naman sila sa paggawa ng project na to based sa mga pinakita nilang mga like videos and pictures, no, sa kanilang development sa project na yan. So ayun na, yun nila yung masasabi ko guys. Nagulat na talaga ako kasi ang daming nagsasabing, ang daming negative na mga comments sa mga tao, no. At yeah, naiintindihan ko naman guys, valid naman yun. Okay lang na maramdaman nyo yun. Okay yun. Mas maganda yun na may talagang passion din kayo about sa Rose, no? Bilang mga players ng Rose dati. And para sa akin din naman at para sa mga nakaintindi sa aking point about, you know, the financial and everything else regarding a server, point ko dun sa video na yun is yung protection, no? Para sa mga tao na may planong gumastos, may planong mag-donate para sa isang project na gustong-gusto nilang mangyari. Okay, so before you donate, again, ulitin ko lang, before you donate, isipin nyo muna yung credibility. Hindi ko naman, hindi ko naman hawak yung buhay nyo, no? Hindi ko hawak yung pera nyo. So, ang sa akin lang naman is to remind you guys na alam kong pera nyo yan, pero isipin nyo din kung magagastos kayo ng pera, sana sa isang legit na bagay at alam nyo kung saan nyo igagastos yan. So, yun. Pero pag yun, you wanna take the risk, go ahead. No, go ahead. Yun lang talaga yung message ko sa inyo guys. If you wanna take the risk, if extra nyo yan, go lang. Pera nyo yan eh. Diba? Gusto nyo support yung project na yan, maligit man or hindi, again, pera nyo yan. So, yun. Naisipan ko gawin tong video na to guys. Nabubulol ako ngayon. Naisipan kong gawin tong video na to guys kasi nga, may nag-send sa akin ng isang link, no, ng isa na namang kumakalat na, ewan ko kung legit ba to or fake, pero may nakita nga ako isang video, no, na working Rose Revival lobby daw, working Rose Revival client, no. So, na-curious ako guys, kasi nga parang sobrang ano naman ito, sobrang miraculous, no, parang milagro or ewan ko ba, imposibleng mangyari na may ganun agad na isang development out of the blue, no, walang kasupport-support kay NetEase at sa video na yun ay sinabi pang Rose Revival daw. So ito daw yung project na pinag-usapan ko noong nakarang video. So nagulat ako na kung ito man yung gawa ng Rose Revival, parang ang bilis, no? Parang wala pang isang buwan. Siguro kung mag-isang buwan man, kahit nga dalawang buwan, tas, you know, ganun na agad yung resulta. So na-curious ako guys, so gusto kong gawin ng video to at sabay-sabay nating mag-react sa video na to. Tignan natin kung legit nga ba or hindi. And yun nga guys, no, yun nga talaga yung purpose ng video na to. So wala nang paligoy-ligoy pa, let's go! Okay, so dito na guys. Check na natin yung video na sinend sa akin guys. So, play na natin. Tignan natin kung ano nga ba to. Alright, Google. Time now. Um, 12:13 PM. Guadalupe, Cebu. Uy, taga Guadalupe. Bisaya, Aradenide. March 14, 2024. Okay. Tapos, okay, check on PC, online games, Minecraft, Rose Revival, Valorant, Portable,
Okay. Tapos yung mga apps na meron siya, meron siyang Microsoft Visual Studios, Preset Manager, CapCut, Vegas Pro. Halatang editor naman talaga to siya. Halatang editor. Editor tong tao to, men. 3.75 gig for ROS revival files. Okay. ROS copy XE, ROS XE.bak. Okay. Wait. Ano yung mga previous files na si screen roll down niya? Ito yung mga assets ng ROS eh. Alam ko eh. Crash dump. Okay. Okay. Here we go. May NetEase Games na logo. Okay. Tapos, yung language is, hindi ko alam kung ano yung language na yan. Spanish ata. Okay, so, ROS Revival pre-alpha version 0.01 nasa taas. Tapos, agreement, repair. Ito yung usual na ano ng ROS eh, yung lobby or client ng ROS, di ba? Tapos Discord, yung ROS Revival Discord. Okay. Okay, nilagay niya yung phone number niya. Ito yung sabi ng ROS Revival Discord, phone number daw yung gamit nila. Account is not registered or verified. Okay. Dito natin malalaman, guys, kung gaano nga ba ka-legit to, men. Sa totoo lang, guys. Le Cangrejo. Who the heck? Sino yan? Okay. Nag-open siya ng Discord. Okay. Ay, pinapakita niya na ganun nga talaga yung ano. Yung date. Okay, everything seems legit. Legit naman siya tignan, no? So far. So far. Stopwatch. Legit siya tignan so far. Sa totoo lang. Dito natin malalaman, guys. Dito ko gustong okay, FPS mode added. Sobrang bago pa lang ng development tapos may FPS mode na. Okay, one red flag. One red flag. Okay, bilangin natin yung red flag. Okay, may skin agad. Wow. Motor na skin. Wow. Two red flags. Okay, yung skin, daming skin. Okay, sige. Two red flags na lang skin eh. Ano yun? 50%? Ano yun? Discount? Okay, tignan natin yung lobby, men. Tignan natin yung lobby. So, meron silang event tapos benefits, which is everything is in Spanish, no? Spanish yung language nila. Para sa akin, third red flag, ikatatlong red flag itong mga events na to. Hindi ka pwede maglagay ng events kung private server ka kasi wala ka namang ma-host na event, eh. Dapat kung ikaw yung talagang mismong gumawa ng private server mo, hindi mo pwedeng ilagay yan, men. Dapat mo tanggalin yan. Kasi patay ka kay NetEase pag ginawa mo yan. May mga income kang makukuha kasi NetEase walang makukuha sa income mo. Ganun. Hindi pwede yan. So, 3 red flags. Play muna natin. Ilang minutes na lang ba to? Stop niya yung stopwatch. Oh. Okay. Kinlik niya yung pangalan niya sa taas. Same old ROS profile. At tapos ano pa? World Arena Season 1. Fourth red flag. Anong Arena Season 1? At pagkalabas ng ROS Revival, may arena agad? Wow! Sana all! Sana all, man! Sana all!
Okay, Thursday, March 13, 2024. Grabe, pinaprove niya talaga, men, na legit daw itong ano na to. And oh my god, men. Oh my god, guys. Kita na ba to? Bakit may nagchat-chat? Bakit? kung Rose Revival to, bakit may nagchat-chat? Oh, may nag-emoji pa oh. May nagchat-chat. Oh, grabe oh. Sheesh! Idol, ang galing mo rin. Oh my god, man. Okay. Ayoko na. Tama na. Okay na yun. Okay na yung nakita natin, guys. Okay na. Lahat ng mga red flag na nakita ko hanggat sa, yung sa huli, sa dulo, no? Na may nakita akong nagchat-chat na nasa world chat. Wow, amazing. Grabe. Guys, huwag kayong maniniwala sa mga ganito, okay? This is 100% fake. Okay, nakakalungkot lang na may mga taong nagkakalat ng mga ganitong klaseng video, no? Mga fake videos, guys. At alam naman natin, guys, sinabi ko, ang daming minor, ang daming mga bata sa Ross community. At alam naman natin, pag bata, agad-agad silang nagsishare, agad-agad silang naniniwala sa mga ganitong klaseng videos, no? And yun yung nakakalungkot, guys, sa totoo lang sa Ross community. Kasi pag kumakalat, pag marami yung nagsishare, pag maraming mga views yung nakikita ng mga tao, agad-agad din naniniwala yung mga matatanda, no? Kasi akala nila totoo, kasi kumalat eh, nag-trending eh, 'di ba? Yun yung usual na nangyayari, yung usual na mga ginagawa ng mga, or rather, mindset, no? Yung usual mindset ng mga tao eh, pag may nakita silang sumisikat, naniniwala agad, right? So tayong ganyan, guys. Kasi ito, guys, hindi ito totoo, men. This is stupid, my promise. And para sa taong gumawa nito, men, please, wag na kayong gumawa ng mga ganito, guys. Kasi mas lalo yung pinapaasa yung mga tao, guys, no? Kaning kita kasi bumani, please, undangin na ninyo yung bisuhan na naunsa na tayo mo, uy. No, mas lalo yung pinapaasa yung mga tao, men. This is so stupid, men. Ako, guys, sa totoo lang, nahahappy ako para sa mga tao na excited about rules of revival, no? Rules of survival, revival. Excited ako para sa inyo. Kasi alam kong gusto nyo pa rin yung rules, no? Kahit isang taon na yung, higit isang taon na yung dumaan na wala na to, rules pa rin kayo ng rules. Lumabas to, hindi pa na-excite kayo. Pero, alam ko naman na-excite kayo, pero wag naman kayong maniwala agad, guys, please. Wag na kayong maniwala agad. Agad-agad kayong naniniwala. Hindi nasasaktan kayo. Pinaasa kayo, di ba? So, yun, guys. Thanks for watching. I hope you enjoyed this video. And don't forget to like the video. And also subscribe and comment down below. Guys, sa mga naghahanap ng ibang videos na hindi shooting games, meron pala akong isang channel. It's Jason Gaming 2.0. Subscribe kayo doon kung gusto niyo makapanood ng mga ibang games, no? Kasi itong Jason Gaming channel ko is para sa mga shooting games na lang siya, like Firelight, Bloodstrike. I've been uploading a lot of Bloodstrike videos. Nag-enjoy ako sa Bloodstrike. Mag-comment din kayo, guys, kung ano yung ibang shooting games na gusto niyo i-cover ko dito sa channel. Pwede natin gawin 'yan. And yeah, that's it. Thanks for watching and enjoy your games, gamers.